Right, so merong Inmax version 1. So na may check engine. Ayun siya, error 46. So, ang issue doon ng motor, sir, ano ganyang issue sa motor mo, sir? Bigla nga may nag aso, no? May usok dito sa may harapan. So possible wala na yung ibang dudahan diyan, regulator. So check natin yung regulator niya. Error 46. Alam mo lima. So ito po yung sa error 46, ito po yung lumalabas sa regulator. So yung kanyang voltage regulator rectifier, yan siya. Pero ang totoong problema dito, napiktuhan yung regulator dahil dito sa kanyang wiring. Ayan, sunog na sunog. Ayan po. Ipang regulator? Ayan. Apektado sa circuit tungod ang supply sa relay diri halin sa battery. Ang nagasupply sa supply sa kay battery si regulator. Apektado sila, konektado lang sila. Pero hindi regulator, kundi rewiring. Rewiring sir, hari. Rewire naman eh. Rewiring natin. Hindi pwede nang good sana siya. Dali sir. Salamat ka lang sir nga wala na abot dira sir ba. Dali mo lang kuan niya bi hindi. Ano nga nagipatay ko lang yun. Nagipani mao na. Ang bisang itanggal ko na ganit sir, ko try ko tanggalon tong supply. Pero manimaho gapon siya tungod kay abot na siya diri kay regulator. Batin ka po nag-consume mo. Yan eh. Atong laway nga putot. Yan naman sir, sunog po. Yan. So, rewiring na naman tayo. Kita mo. Nautod na yung pano. Pwede sila sir. Sir, kaway-kaway sir, nag-ausap vlog ni. Yan ba? Yan. Sunog na sunog. Yan, sunog na sunog. Okay, rewiring na lang na sir. Good sa ni. Mga sir, ganito ang mangyayari sa inyong motor kung mali ang pag-wiring or pagkabit ng inyong mga electrical accessories. So dapat doon po tayo magpa-wiring sa mga trusted and proven na ng mga electrician. Ang ginawa ko dito mga sir ay ni-remove ko lang yung mga unnecessary na mga electrical accessories ni sir. Dahil di naman natin yan na kailangan at mag-create lang yan ng short circuit dito sa kanyang unit. Ang lumalabas kasi doon sa scanner ay error 46 at ang error 46 naman ay naka-focus doon sa voltage regulator. Yan yung sinasabi ng scanner. Mga sir, apektado po yung charging system natin pag nagamali po tayo ng wiring sa ating mga unit or sa unit ng ating kliyente. Dito mga sir, ang ginawa ko, sinecure ko lang yung mga relay. That is, ang relay kasi that is consider a switch. So makita nyo mga sir, grabe yung exist ng mga accessories na nilagay dito sa motor ni sir na hindi naman kailangan. At ayan mga sir, final check natin. Ayun. Yan, wala na pong error 46. Alright, so please subscribe mga sir for more videos to come. Thank you so much.